So, ayun, talakayin muna natin ngayon yung mga madalas na i-encuentro ng mga bagong mommy at daddy sa pag-assemble ng crib. Most problem na laging dinudulog sa amin, laging chinachat sa amin ng mga customer namin, ay yung problema palagi sa handle ng crib. Kasi hindi raw nila may unat-unat. Tapos lagi na sinasabi na damage daw o may problema raw sa crib. Actually, kapag bagong seller ka lang din ng crib, mahihirapan ka rin talaga sagutin ang mga yan. Lalo-lalo na kapag hindi mo pa na-experience kung paano siya gagawin. So, ginawa ko tong video to para maturuan kayo kung paano nga ba i-handle ang mga ganong problema. So, panoorin natin. So, panoorin muna natin yung video na to. Ayun. Inuna yung kabilang side. Tapos, yung kabilang side ulit. Kita nyo naman. Tapos, tinulak pababa yung pinasok na. So, okay na siya. Okay na siya. So, parang napakadali, di ba? Katunayan, madali lang naman talaga siya. Mostly, mistake kasi na mga ginagawa ng mga bagong parents. Inuunang ipinupush yung pinakagitna. Kapag inuna ninyong ibinaba yung gitnang higaan nang hindi pa nauunat yung mga handle, mahihirapan po talaga kayo. Gaya nitong isa sa mga customer namin na nahirapan talaga sila. Dahil nauna nilang ipinush yung pinakababa, yung pinakagitna ng crib na hindi pa nauunat yung mga handle. Yun nga, gaya sa video na nakita natin, inuna po nang iunat ang mga handle bago niya ipinush yung pinaagit na. Lahat ng mga crib na ganyan, yun talaga ang unang proseso. Kahit anong uri pa siya ng brand, basta ganyan ang style, ganun ang magiging proseso talaga. Iunat muna yung mga handle bago itulak pababa yung pinakagit na ng crib. So, ang pag-unat pa lang ng handle, for example, yung handle, kinakailangan nyo hahatakin talaga. Hahatakin talaga pag ganun para mag-lock. So, yun, move on tayo. Paano nga ba natin to a-actionan? For example, na gaya nito sa customer namin, naiunan niya nang ibaba yung higaan ng crib pero hindi niya pa naiunat yung handle. So, nahirapan talaga sila. So, ang gagawin ninyo, ibalik ninyo uli sa pagkakapold. So, paano ba binabalik sa dating pagkakapold? May video tayo rito. Lipin natin. Eto sa video natin na to, makikita ninyo yung mga handle nakaunat na. Pero merong isang pipe dito sa gilid na nakabaluktot yung isang handle. So, ang gagawin natin para maibalik natin uli sa ano yan, i-fold muna natin. Ibalik natin sa dating pagkakatupi. So, try natin, panoorin natin saglit. So, nakita ninyo, nasa gitna rin yung pinaka unlock ng handle ng crib, igigrip ninyo, ito yung handle for example, ito pinaagit na, igigrip nyo, yun, para ma-unlock sya, yan, gaya ng pinapakit sa video na to, yun, grinip nya, yun o, so, grinip nya, binaba, so, same lahat ng ano, tapos, inatak nya yung pinaagit ng tali na makikita sa hip ng crib. Ayun, kapag hinatak ninyo yung pinaagit na ng sahig ng crib pataas, i-check muna ninyo kung maayos ba talaga yung mga bakal na nasa ilalim bago ninyo hatakin at nai-fold siya na maayos. So, pag nai-fold muna siya na maayos, gawin mo ulit, iunat mo muna yung mga handle gaya na itong sa video. Dapat yung kamay mo ay nasa pinaagit na talaga mismo ng handle, nasa may pinakalak talaga. Tapos, yun nga, ihatakin mo siya paitaas. Hatak paitaas po, tandaan nyo. Hatak paitaas. Yun, para may pwersa siya. Para mag-lock. Tapos, kukunin nyo uli yung sa kabila na naman uli. Hatak paitaas. Yun. At ang pinakauli, push pababa yung pinaagit na. So, yun, napakadali niya lang, di ba? Sa pag-disassemble, sa pagtupi ng crib, ganun lang din. Unahin nyo muna yung mga handle, pagkatapos igigrip ninyo yung pinakagitna para ma-unlock, tapos hatakin na ninyo yung pinakagitna ng tali sa pinakagitna ng crib. Take note nga pala,
bago nga po pala ninyo ibabalik o ipo-fold uli yung crib, make sure lang na kung may racking device yung crib ninyo, tanggalin nyo muna yung pinaka-racking na nakakabit sa pinaka-ilalim. Kasi kahit na anong hatak ninyo sa may pinaka-gitna ng ano ng crib para ma-fold, hindi talaga siya mag-fold dahil merong pang nakaklamp na nakakapit pa sa pinaka-ilalim ng crib ninyo. So, i-check nyo muna yon, tanggalin nyo muna. Pagkatapos, yun, hatakin nyo na pataas para ma-fold. Ayun, sana nakatulong ang video natin ito para sa pag-aayos ng mga handle na hindi may unat-unat. Kita-kita tayo sa ating mga susunod na review at saka tutorial. Please, don't forget to subscribe at hit the notification bell icon na lang para updated kayo sa mga video na ilalabas namin. At yun lang, keep safe.